kahapon. Ako po ay nasa pang-siyam na naaraw ng aking diet. Wala naman akong ano, normal naman ang aking BP, wala naman akong nararamdaman. Pero siyempre habang mas maaga, kailangan natin mag-diet para manatiling healthy yung ating katawan. Totoo lang, ang lakas-lakas ko talaga sa kanin kapag lalo pag masarap yung ulam, paksiw, no, yung mga gusto kong ulam, inihaw na isda, maanghang yung sausawan. Talagang hindi ko mapigilan kumain. Pero awa ng Diyos. Actually, nagawa ko na ito dati. Naka 8 months ako. Pero syempre, sa sobrang dami ng pressure ng trabaho, napapakain ka, no? Pero ngayon talagang dinidisiplina ko talaga ang sarili ko. Actually, may kahirapan, no? Kasi yung first 3 days mo, yung first 3 days mo, medyo talagang maghahanap ka ng pagkain. So, kailangan lang talaga ng disiplina. Actually, medyo lumiit na nga yung chan ko. Dati, ang laki-laki ng chan ko. Ngayon, lumiit na. Dati, halos ganun yan, no? 7 na araw pa lang. Pero, tinan mo yung chan ko, medyo lumiit na. Disiplina lang talaga. Pag wala kang disiplina at hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo sa pagkain, wala talaga. Walang mangyayaring diet. So, naalala ko nung bispiras ng bagong taon, nagluto pa ako ng dinuguan, nagluto ako ng kaldereta, nagluto ako ng handa, no? Nag-dinner ako siguro mga 8:30, tapos pagtungtong ng 12 a.m. ng madaling araw, yung pagputok talaga ng New Year, hindi na ako kumain ng mga spaghetti, hindi na ako kumain ng kahit anong pasta, kanin, puro prutas na lang ang tinira ko at saka ulam lang tsaka prutas. So the following day, yun na, hindi na ako nagkakain hanggang ngayon. So January 9, so update ko kayo palagi, no, kung anong nang resulta ng aking diet. At syempre bukod doon sa aking diet, ako po ay regular blood donor. So every 3 months ako ay talagang nag do-donate ng dugo. Ang last donation ko nung December, so February 14 itong next month, no, ay mag-donate ulit ako ng dugo. So mahalaga yun para mabago. O tawag ito? Parang sabi nila pag regular ka daw nag-donate, parang yung dugo mo napapalitan ng bago, laging fresh. So yun, update ko kayo sa aking diet, at magbibigay rin ako ng ilang mga advices kung paano malalabanan yung tawag dito, yung gutom. Talaga namang nakagutom, no, kapag hindi ka kumakain ng kanin, kasi iba yung may kanin, sa nagbabago kasi yung sistema ng katawan mo, eh. So malaki yung adjustment, kaya hindi ko alam kung hanggang saan, pero titiyakin ko sa sarili ko na never akong mag-rise, no, kahit anong carbs. Dati yung diet ko, nagtitinapay pa ako ng tsokolate, pero ngayon talaga totally ay wala lahat yun. Ngayon nga, katunayan, may papakita ako sa inyo.
dinala yata nung aking staff yung ano, may nagregalo kasi dito na ng sapin-sapin. Ang paborito ko yon, sapin-sapin, pero silang dalawa lang ng staff ko yung kumain. Siguro na ubos, wala dito sa table eh. So, talagang yung temptation nandiyan dyan, no? Sabihin mo, masarap to, masarap to. Pero kung pag hindi mo nalabanan yung temptation at nagpatukso ka, useless yung diet. So, kailangan lang talaga ay matapang, no? Matapang ka sa pagda-diet. So, basta yun, update ko kayo. Update ko kayo kung anong naging resulta. Try ko ding mag-video ng timbang, no? Ng timbang ko. Actually, nung parang noong December, nagtimbang ako parang 172 yung timbang ko nung huli akong nag-donate sa Evergutesco, sa Red Cross. Nung nakaraan, nagtimbang ako dito sa may sa baba. Nung nagtimbang ako, parang 62 lang yata yung timbang ko. So, mga 120, 130. So, malaki na yung nawawala sa aking timbang. Kaya, ang advice ko sa iba, so, wag nating hintayin na tayo ay magkasakit. Hanggat maaga ay kailangan natin mag-diet para manatiling malusog sa ating pangangatawan. Okay po? So, bago ko po wakasan yung video na to, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking vlog, Direct Body Vlog, at huwag pong kalimutan i-click yung notification bell para palagi pong updated. Paalam po! Shall we begin?